let us now introduce to you the one who lets us see more, who encourages us always. Lagi tayo ina-encourages, and we look up to this man of God, to this pastor. He is our pastor, he is our dad, and let us welcome right now none other than Bishop Oriel Baliano. Palakpakan natin si Bishop. Morning, Bishop. Oh, so good afternoon. Salamat sa Diyos sa pagsamba. Palakpakan natin yung ating mga worship team. Praise God. And thank you so much na itong year na ito, gagamitin natin itong year na ito na isang, tawagin natin ng ano, isa itong parang jumping board for the next year of challenge, no? Tama sabi ni Carla at saka ni Pastor June na the best is yet to come, no? Pero pag sinabi po nating the best is yet to come, you must be the best or else the best will never come. Okay. Maraming umaasa sa the best. The best is yet to come. Pero yung life niya, worst. So they just missed the opportunity. So the challenge as we celebrate our anniversary for today. Magsisimula na ba ako mag-preach, Pastor Jude? Simula na ako, ha? Okay, good. Kasi baka mayroon pa kayong gagawin, eh. So yung sabi ko, maraming mga pastor, maraming mga leaders, maski Christian believers, wala diyang hindi nag-expect ng the best is yet to come. Pero hindi lahat ng nag-expect ng the best is yet to come, dumating yung the best sa buhay nila. Because sabi ko nga eh, unless you become the best is not coming to you. Okay? So if you are talking about the best is yet to come, let's make our life better than yesterday. No? Meron ako naalalang verse, babasahin ko to. Sinabi ni Lord ito, lagi itong ginagamit tong verse na to pag naalala ko kasi napakaganda talaga. Ito yung mababasa nyo sa Joshua chapter 3. Ang sabi ng Panginoon, Joshua told the people, consecrate yourself for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Yun yung best, the best is yet to come. Nila. Sabi ni Lord sa kanila, consecrate yourself. Kasi tomorrow, ibig sabihin, tomorrow, the Lord will do. Ang role mo, consecration. Ang role ni Lord, He will do amazing things for you. So ang gumagawa ng best para sa atin, ang Diyos. Pero ni-require ng Panginoon si Joshua, consecrate yung sarili nyo. I will do something amazing sa life mo, pero ayusin mo, i-consecrate mo sarili mo. Diba? Kasi pag sinabi pong consecrations, magandang salita po yan, hindi naiintindihan ng maraming Christian. Akala ng maraming Christian, lahat ng magagandang bagay, automatic. Dapat tatanggalin nyo sa isip yan. Wala akong automatic sa Diyos. Kasi kung automatic lang kayo ililigtas, ba't pa siya bababa sa lupa para mamatay sa krus? It's not automatic. Napansin nyo, the salvation that we receive, Jesus need to pay the price because it's not automatic. There is a price for your salvation. There is a price for you to go to heaven. Diba? So, aywan ko kung saan natutunan ng mga tao na gusto nilang gumanda ang buhay nila. Akala nila automatic, hindi po automatic yan. Okay? Like for example, nagse-celebrate tayo ng anniversary ngayon. I think 5 or 6 years na ng anniversary ng BTC. Diba? Pagka gusto nyo pong mas maganda pa ang future ng BTC, eh dapat ihanda natin mula pastor, primary 12 at mga cell leaders. Kasama ng mga potential leaders. Dapat sabay-sabay kayong maganda ng inyong mga buhay. You need to consecrate yourself if you want your tomorrow will be amazing. Remember, God is on a habit making people, you know, experience amazing things. Siya gumagawa ng amazing sa buhay natin. Eh. But if you're not prepared for that because of lack of consecration, hindi ho mangyayari yung ating the best is yet to come. Kaya kita niyo po yung mga tao, puro statement na lang. Nakakita po ako na si mga puro statement lang. Ang gagandang statement.
but they never experience it because it's just a statement. Alam niyo po, yung the best is yet to come can be a statement for you. Pero you will never experience the best. Because wala po dun sa statement dyan eh. Yung sa, kaya nga sabi ko, the more you consecrate yourself, the more you prepare yourself for that amazing day. Di ba? So, ang Panginoon, sinabihan si Joshua, kasi 400 years na silang hirap na hirap eh, no? 400 years na captive sila ng Egyptian. Ginawa silang slave. Now, ito na yung the best is yet to come. Papunta na sila dun sa promise lang nila kasi yung the best na pinangako ng Panginoon kay Abraham para sa kanila eh. Imagine, ang unang requirement ni Lord, gusto niyo mapunta sa promised land, yan yung best na sinasabi ko sa inyo. Yan yung pinangako kay Abraham, the best is yet to come. From Egyptian Empire, you will be going into the what? Into the land that I have promised to your forefather, sabi niya. You know, the best is yet to come nila. Pero ni-require sila ng consecration. Ha? May requirement. May requirement. No? Meaning to say, ang requirement ang dapat iniisip natin kung paano natin mapupuntahan ang promised land. Ibig sabihin, kung gusto mo may magandang fulfill every promise ng Lord sa iyo, meron sa ating nire-require. At ang number one requirement ni Lord sa mga tao noon ay ang consecrated lives. Sabi niya, consecrate yourself. Eh yung iba kasi kinonsecrate ang bahay, kinonsecrate ang kotse, yung sarili na lang niya hindi na ko consecrate. Pero dito, ang pinapakonsecrate sa kanila, yung buhay nila, yourself, sabi niya. Why? Because you are responsible to yourself. Nobody is responsible to you. Kung sisirain mo buhay mo, ikaw responsible dyan. Kung hindi mo i-consecrate ang life mo, nasa sa iyo yan. Diba? Sa Tagalog kasi ng consecration, italaga mo buhay mo sa Panginoon. Pag sinabi, itinatalaga mo buhay mo sa Panginoon, ibig sabihin yan, ipinapasakop mo sa Panginoon. No? Isinusuko mo lahat ng freedom na meron ka. Now you are a slave of Christ. But that is the true freedom. Kapag naging nagpasakop ka sa Panginoon. You know, when you become under authority of God's law, God's word, and precepts, yan ang totoong freedom. So gusto ni Lord, i-consecrate nila. Kasi pagdating po nila dun sa ano, sa the best is yet to come nila, hindi sila ready dun. Una, maraming unbeliever dun. Ako, pangalawa, maraming gyera dun. Pangatlo, marami doon ano, marami doon Diyos-Diyosan. So gusto ni Lord, bago pa lang kayo dumating doon, sa best is yet to come nyo, ngayon pa lamang, dapat alam nyo na kung sino Diyos nyo. Ha? Alam nyo na yung ano, alam nyo na yung kalaban. Dito pa lang, sabi niya. Ha? Baka kasi doon, marami siyang hihimok doon. May mga Diyos-Diyosan doon, may mga Philistine doon, marami kayong makakalaban doon. If you are not, you don't prepare yourself, you will never be ready for action. Yun po ang sabihin ng Panginoon dyan. Consecration is your preparation. Yung, madali po magsabing the best is yet to come, pero prepare ka pa dyan. So the God of heaven is teaching Joshua, ngayon ang preparation, ngayon, hindi bukas. Tomorrow, the Lord will do amazing thing. Diba? Huwag kang magpaplano ng buhay mo para bukas. Ngayon, ano ginagawa mo ngayon? Ikaw ba'y consecrated ngayon? Ikaw ba ngayon ay nagtalaga na ng buhay mo sa Panginoon ngayon? E fifth year anniversary, sa sixth year kaya, consecrated ka ba rin? E kailan kayo maghahandog ng buhay ninyo? Diba? Yung iba sa inyo, pag hindi kayo consecrated, eh baka yung iba sa inyo, baka konting sita lang, mabackslide na eh. Kasi hindi kayo consecrated. Ha? Baka isang sita lang sa inyo ni Pastor Jean o ni Carla, backslide ka na. Kasi wala eh. Hindi ka ready for correction. Hindi ka po ready sa ano. O, di ba? Paano kung sabihin ko sa'yo bigla ngayon? Di ba? O, sinaway ka bigla, di kakayanin mo? Ha? E pagdating doon, ang daming discipline na gagawin ni Lord sa promised land. Kaya mo kaya? E dito pa nga sa labas ng promised land, di ka na makatigil. Kaya kita mo, pinatay yung 20 years old below. At 20 years old above. Pinatay lahat yun, napansin nyo? Ha? Bakit? Kasi sabi ni Lord, you don't deserve the promised land eh. Your amazing tomorrow is that amazing tomorrow is not for you. So ano ginawa ni Lord? Eh di, lahat po ng 20 years old above, pinatay. Bakit? Hindi ko consecrated yon. Hindi ho. Kasi kung consecrated yon, bibigyan sila ng chance ni Lord na ma-possess nila yung the best is yet to come. So kita niyo nangyari? Over 1 million people died because of that. Kasi
ang wala pong, ang tao pong walang consecration, ano yun eh? Deadly po yun eh. Deadly yun. Nakakasira ng buhay yun. Imagine, nasa worship team ka, wala kang consecration. Ha? E paano kung may magsabi sa bigla, hoy, ayusin mo kanta mo, wala ka sa tono. O patay ka na, di ba? Baka sabi mo, hindi na ako mag-ano, ayoko na sa church na to, sa iba na lang magsisimba. E ba, sinita ka lang na wala ka sa tono eh. Di ba? O, ano ba klaseng kantahan ninyo? Gulo-gulo. Paano yan? Paano yan? Ano ba klaseng kantahan nyo? Ano ba yan? Special number o regular number? Baka asarigalan ng konti, mabakslide ka na. Diba? Paano kung i-pinpoint yung finger? O ikaw, yung lalaking kumakanta kanina, wala sa tono. Yung isa namang gitara, wala rin sa tono. Kung ganunin ka, baka nabakslide ka. You see that? Ha? Paano biglang kantsawan ko yung ano, yung mga multimedia ninyo? Ano ba yung gugulod nyo? Yung nag-worship, nag-uusap kayo. Paano yan? Ha? Paano yan? Bababakslide ka ba? You see, consecration will preserve and protect you. Yan ang ibig sabihin. Diba? Ang mga tao po, hindi mababakslide yan. Murahin ka ng mga unbeliever. Hindi. Pero yung mga leaders mo, pag sinisita ka na, pinagsasabihan ka na, ewan ko lang kung mabuhay ka pa. Diba? So, paano dadating yung best? Eh, hindi ka makakapunta doon sa best. Pag sinabi po ng Bible, the best is yet to come, hindi yung best pupunta sa'yo, ikaw ang pupunta doon. Sasalubungin mo yun eh, di ba? Tama? Pumunta ba sa kanila ang promised land o silang nagpunta sa promised land? Di ba? Silang pumunta. So, effort mo yun eh, di ba? Tama, ang destination yung promised land. But you don't know the atmosphere of your destination. Kaya kita yung mga tao, Lord, alam ko sa future gaganda ang buhay ko. Bakit? Alam mo ba ang future mo? Alam mo ba aabutan mo doon? Oo nga, promised land yun. Pero may squatter doon, palalayasin mo pa, awayin mo pa. Ha, gigirahin mo pa. Ano, upo ka doon, tapos, bay, pag ang iniisip mo, pagpunta mo sa promised land, lahat, everything is free. Ang tawag mo dyan, ano tawag dyan? Ha, entitlement yun ang tawag dyan. Do you think you are entitled? No. To go to the promised land is not a right, it's a privilege. Blessing is just a privilege from God. That's not, hindi tayo entitled nun. We don't deserve it. Kaya privilege lang yun. Pag privilege lang yun, abay, labis-labis kayo magpapasalamat at hindi ka makakandak ng pangit ng buhay mo doon. Kasi isang privilege lang ang pagpalaing tayo sa promised land. E paano kung di ka consecrated? E di entitlement ang isip mo. Kaya pinatay ni Lord yung mga entitled mindset. Eh. Yung parang they deserve. Ako dapat ang worship leader dito. Ako dapat ang ito. Yung entitlement mo, diyan ka madidisgrasya. Okay? So dito po sa verse na to, sinabi niya, consecrate yourself for tomorrow. The Lord will do amazing thing among you. So dito po sa chapter 3, sa verse 6, sabi ng Panginoon, Joshua said to the priest, take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people. So they look. So they took it and went ahead of them. O tingnan nyo. O dito, kasi po dito, ang verse na ito, nung una po kasi, sumusunod sila sa cloud. Kung saan pumunta ang cloud, susunod sila sa cloud. Okay? Eh, alam nyo naman, sabi ko nga sa inyo, ang cloud, pag gumalaw yan, ang Diyos ang nagpapagalaw niyan. Walang makakapagpagalaw ng, ano, ng na tao ang cloud. Diyos lang nagpapagalaw ng cloud. So pag gumalaw na yung cloud, nag-move south, o kaya nag-move north yan, alam nila Diyos ang nagalaw niya. Tara, sunod tayo si Lord yan, di ba? Dito, iba, no? Ang susundin mo tao, sabi dito, take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people. Ito, ibang bagong direction to. Yung dati, sumusunod sila sa cloud. Ngayon, susunod sila sa priest, sa tao. Alam nyo, kasama po ng papaganda ng the best is yet to come. Yung matuto kayong sumunod sa leader, hindi lang sa Diyos. Kasi po, pag ang cloud, Diyos talaga gumalaw. Eh, yung Ark of the Covenant, nagbuhat nun tao, hindi Diyos. Eh, ang pinakamahirap sumunod sa tao eh. Sa Diyos, walang hirap yun. Diyos yun, eh, di ba? Susundin mo talaga yun. Eh, paano sabi ni Lord, sundin nyo si John? Ano na yan? Sundin nyo sa ati Carla nyo. They will march, sabi niya, they will take up the Ark. They will carry the presence of the Lord. They will carry the covenant, the Ark of the Covenant, and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them.
Susunod sila dun eh. Alam niyo, pinakamahirap, yung tagabigay ng direction kung taga sa kung paano ka pupunta ron. Let me talk about training. Karamang naman yung sabihin ng training. Ang training nagsimula sa word na train. O isipin nyo ngayon ng train. Training means train. Alam mo yung train? Nakasakay na ba kayo sa train? Pag pumunta kayo sa LRT, MRT, train yon, di ba? Ang train po, ang tawag sa, di ba, halimbawa, mahabang train. Ang talagang train lang po doon, yung nasa harapan, yun lang ang train. Tapos lahat po ng nakakabit doon, tawag doon, cars. Hindi train ang tawag doon. So gusto kong itama nyo isip nyo, pag sinabing train, yung harapan lang, yun ang train. Tapos lahat po nakahook doon, yung lahat ng cars, kung 10 car yon, tawag doon car, nakakabit-kabit po yung nakahook yon. Pag nakakabit sila sa train, aandar na yung train. So kahit saan pumunta ang train, susunod yon. Tama? So yun po ang principle ng train. Maraming car sa likod, kahit 10-20 yon, ang leader nila yung train. So kung saan po pumunta ang train, excuse me, natumba tong ano ko ha, sa Manila. Oops! Yung background ni Odie. Okay, good. Okay. So, yung train po, umaandar yung train, yung harapan talaga lang ang train. Yung likod ng puro cars yun. Okay? Doon mo maunawaan ano ibig sabihin ng training. Training means you hook yourself to the one who is leading you. Yun po yun. So wherever the train goes, the whole cars goes. Ito yung sinuturo ng Panginoon sa kanila. Nung araw, nung nasa Egypt kayo, ha, yung leader, yung Egypt doon, in-enslave kayo. So hindi kayo sanay. So iti-train ko kayo ngayon, sabi ni Lord. Ha? Inutusan niya ngayon ang priest, take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people. Yun na. Ahead of the people. Sila yung train, you know? So they took it up and went ahead of them. Ano ang ibig sabihin niyan? Marami tayo mararating kung marunong tayong sumunod dun sa train natin. Kasi tinitraining tayo eh. No? Alam niyo ba ibig sabihin ng consecration? Ang ganda ng word na kung yung pagtatalaga, ititrain mo ang sarili mo dun sa mga bagay na hindi mo pa ginagawa. Alam niyo, hindi niyo ginagawa pa matagal na. Bata ka pa lang, hindi ka marunong sumunod. Hindi ka marunong mag-follow the leader eh. At ang isang pinakamatinding consecration na gagawin natin, yung ginagawa niya yan. Joshua said to the priest. Ano yun? Ayun yung spiritual leaders nila, di ba? Tama? Hindi niya sinabing, tingnan niyo ako, sumunod kayo sa akin. Hindi niya sinabi. He is the leader of the pack, but he is not their spiritual leader. Ang spiritual leader nila, yung priest. So pinasunod ni Joshua dun sa priest. Di ba? So inutusan niya yung parang siya yung hari ngayon dun sa kanila, si Joshua eh. Pero yung spiritual leader, yung priest. So inutusan niya itong mga priest. Take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people. Kayo mauna, sabi niya. Okay nun yun yung ano, yung Ark of the Covenant, kayo mauna. O sige, kayo yung train, sila yung train. So, lahat ng tao, ang ibig sabihin ng consecrated ka na, yung nakahook ka na yung sa spiritual leader mo, yun ang ibig sabihin yan. Okay? Ngayon, mararating natin yung promised land at mararating nyo yung promised land. Alam niyo dito na, may connection ba Lord? Ano, may connection ba yung aking future kapag sumusunod ako sa pastor ko? Abay, syempre. Ay, huwag kayo maglalakas. Tingin ko, kahit ikaw na wala na si Pastor Jung, kaya ko na to eh. Well, nasan yan yung priest mo? Saan ka susunod? Saan ka nakahook? Nakahook ka sa trabaho mo? Eh, dadaling ka na niya sa puro trabaho. Hindi ka dadaling niya sa eternity mo. Ha? Uhook ka sa barkada mo? Paano? Saan ka pupunta? Siya yung harapan mo? Sino sa inyo yung harapan mo, kaibigan? Sino yung harapan mo? Iba sa inyo pera. Iba sa inyo ano,
ang harapan mo, yung train mo, pera, yung train mo, trabaho, yung train mo, tao, boyfriend mo, girlfriend mo. Pero sino sa inyo tinitiyak nyo magandang, God will only do amazing thing to you if you learn how to hook your life to your spiritual direction. Yan po ang ibig sabihin niya. Consecrate yourself. For tomorrow, the Lord will do amazing things among you. Siyempre, pag nakahook ka sa spiritual direction ng Diyos mo, dadalhin yung leader na yun doon sa destiny na gusto lang niya para sa plano mo eh. So ikaw, the best is yet to come talaga pupuntahan mo. Darating talaga yung the best. Pero huwag mo naman sabihin the best yun eh. Nakahook ka lang sa tao. Nakahook ka lang sa trabaho. Kaya yung mga puro trabaho dyan, patay ka dyan. Ha? Yung binabaliwala mo yung spiritual direction ng life mo, patay ka. Ha? Sino sa inyo araw-araw iniisip niyo, pastor niyo? Kasi yan ang priest ninyo eh. Eh sabi dito, take up the Ark of the Covenant. We need to say, the presence of God is on that Ark of the Covenant. Okay? Take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people. Paunahin nyo, bakit yung Ark pinapauna tsaka yung priest na nagbubuhat? Kasi nagsisimbolo po yun ng presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, una sa atin dapat ang Panginoon. Pangalawa, andun po sa loob ng Ark, yung tinatawag na Ten Commandments, the Word and the Law of God. So susunod ka dun sa, hindi lang sa presensya ng Diyos. Hindi ka lang mag-enjoy sa presensya ng Diyos. Dapat susunod ka dun sa mga salita, principle, sa mga law ng ating Panginoon. Okay? And then, nandun din po yung rod ni Aaron that symbolize the power and the supernatural ability of God that is available to work for your life. Imagine mo, pupunta sila sa promised land at yung ang nasa harapan nila, pinupunan sila ng presensya ng Diyos, salita ng Diyos, at ng kapangyarihan ng Diyos. Grabe. Paano ka pa hindi magiging best is yet to come dyan? Yun ang harapan. At ang sabi ni Joshua, priest, alika, ikaw ang mauna para pangunahan tayo ng presensya, pangunahan tayo ng banal na salita niya, at pangunahan tayo ng kanyang kapangyarihan. Yun pong ibig sabihin nun. Kaya lang, to consecrate means, kaya mo bang mag-hook doon kung saan pupunta yung priest? Kaya mo bang mag-hook kung nasa ng presensya ni Lord? Doon ka. Ako, yung iba. Pag may trabaho, mas mahalaga yung presensya ng trabaho, presensya ng pera kaysa sa Diyos. So, kaya mga tao, ito mga leaders, ang daling iwanan ng cell group, hindi nagsisimba, di ba? Replay na lang, kahit wala na muna tayo, replay na lang ako. So, what will happen to you? So, yung consecration mo, nagigiba. Kasi tataka ka, ba't ako naliligaw? Eh, natanggal ka dun sa hook ng training. Because as long you are hooked on the train, sabi niya, take up the Ark of the Covenant and pass on another people. So they took it up and went ahead of them. Diba sa exam, yung train nasa harapan, yun po nangyari sa kanila. Si Lord gumawa ng spiritual train, horse. Pag sinabing consecrate, pare hook na tayo. Nakahook tayo saan? Pag sinabi kong nakahook ka, nakakabit ka, nakakabit ka sa presensya ng Diyos, nakakabit ka sa salita ng Diyos, nakakabit ka sa kapangyarihan ng Diyos, doon ka lang nakakabit. At kung saan kadaling niyang presensya na yan, saan kadaling ng salita niya at ng kanyang kapangyarihan, titiyakin ko sa iyo, the best is yet to come yan. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng salita na binabasa po natin ngayon. So pagdating po ng verse 7, sabi ng Panginoon dito, verse 7 ha, and the Lord said to Joshua, okay, today, o ngayon ha, I will begin to exalt you in the eyes of all Israel. Yan ha. So they may know that I am with you as I was with Moses. Okay? Ha? Ngayon, sabi niya, today. Kanina, sabi lang sa verse 5, tomorrow. Ngayon, today na. Bilis, no? Sino gusto nung mabilis? O, mabilis yung makarating. Sakay ka ng train. Basta lakad ng lakad. Ligaw-ligaw ka. Itong train, mayroon direction talaga yan. Diba? Sino sa inyo nakasakay sa train? Pag nakasakay ka sa train, kanina, tomorrow. Ngayon, today. Bilis naman, ano? Okay, ilang segundo lang. Oh. Nandito na tayo sa today. Today, I will begin to exalt you in the eyes of all Israel. Kanino sinabi yan? Kay Joshua. Bakit? Si Joshua, alam niya yung principle. Eh. Oh. Alam ni Joshua ang ibig sabihin ng consecration. Alam ni Joshua ang ibig sabihin yung importance ng covenant. The Ark of the Covenant. Alam niya ibig sabihin ng mga simbolo na nasa loob. Ang Ark, yan ang simbolo ng presensya ng Panginoon.
ang Ten Commandments ang simbolo ng batas, principle of God's law. Yung Ark of the Covenant, yun po yun, no? Andiyan yan. Andiyan din po yung Aaron's Rod, yung supernatural. Tapos may nakalagay pa nga pala doon yung mana, yun, yung daily bread nila. Ang spiritual provision nyo nasa Diyos. And doon na lahat, isang package doon, nasa loob na ng presensya ng Diyos yun. Kasi yung Ark, yun ang presence ni Lord, eh. Yung contain, yun po. Ibig sabihin, pag nakasama mo ang presensya ng Diyos, pag sumusunod ka sa Diyos, lahat ng pangangailangan mo na yun doon. Lahat mo na yun doon. At ang sabi ng Panginoon, alam ni Joshua, intindihan niya talaga yan. Eh. Kaya, ginaid niya talaga, mga priest, kayo na pumauna. Sunod tayo lahat, tayo doon yung Ark. Huwag kayo matakot, kasama natin ang presensya ng Panginoon. Basta susunod lang kayo sa mga pinag-uutos niya, yun ang ibig sabihin ni Joshua. Yan, sumunod lang kayo dyan. O tingnan nyo, may available. Nakita nyo yung Ark, yung Aaron's Rod, and dun yung supernatural pa. Okay, matatakot kahit anong, kahit mga Philistine pa na hindi. Huwag tayo matatakot. Alam nyo kung bakit? Sabi niya, kasama natin hindi lang ang presensya. Yung, lalo na yung Rod, yung supernatural power ni Lord. Huwag yung matatakot kaya batagyan sa mga gyera yan. Tayo, batigan tayo sa paniniwala sa Diyos. Huwag din yung matakot pagdating natin doon. God will provide us. Mana symbolize the provision of God for their daily okay needs. So doon sa Ark pa lang na sinusundan nila, yun ang nagbigay sa kanila ng assurance that the best is yet to come. The God of heaven will sustain us. The God of heaven will provide for us. The God of heaven will protect us. Yun nakatindi yun. And then sabi ni Lord, the Lord said to Joshua, Joshua, I'm happy na napakonsecrate mo yung mga tao. I'm happy na sila ngayon ay nakasabit na sa train. Ngayon kung saan ako pupunta, sumunod lang kayo. Mag-hook up lang kayo. Ha? Today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel. Dahil sumunod ka sa akin, yung lahat ng duda nila sa'yo, yung lahat ng walang tiwala sa'yo, kasi bago ka pa lang, bagets ka pa lang, Joshua. Ang alam nila, leader nila, si Moses, pero patay na si Moses. Pero today, I will begin to exalt you in the eyes of all Israel so that they may know that I am with you as I was with Moses. Ang linaw eh, oh. Kasi si Joshua, alam niya ibig sabihin ng presence. Alam niya ibig sabihin ng truth, yung word of God. Alam niya ibig sabihin ng supernatural power. Inimok niya yung mga tao, kumabit kayo sa train. Dadalhin tayo ng train na to doon sa tamang destination. Yun ang ibig sabihin ng consecration. Yun ang ibig sabihin. Kakabit ka. Ngayon, kung saan ka nadali no, wala ka nang magagawa. Tuloy-tuloy ka na. Di ba? Kasi ang consecration po, pag tinalaga mo buhay mo, kabit ka na sa Diyos. Wala ka nang alis. Hindi ka na alis. Kasi kung nasa ng Panginoon, and ako na, move with the train ka na. Kung saan ako dalhin ng train, kasama ako dyan, Panginoon. Kahit siya pabumunta, Panginoon, yun ang gusto ko. Kahit siya magpunta, Panginoon, kahit saan niya ako dalhin, yun ang gusto ko. Hindi ako kukontra, Lord. Hindi ako mag-iisip ng pangapampakalas, no. Kaya ibig sabihin ko, ganito, kung ang buong BTC Church right now, if you want a better tomorrow, you better understand this truth. Mula sa pastors, sa pinakadulong miyembro, you must consecrate yourself. Ang harapan ng train natin ng Panginoon. Ano nasa harapan natin? And dyan yung una yung presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, ganito yan ha. Ibig sabihin, lahat tayo, yung presence ni Lord, yung worship life natin. Pakinggan nyo to ha. Lahat po, sa totoo lang, gusto ko madinig nyo to. Ano? Lahat po magbabago, pero yung life of worship, hindi magbabago. Kahit sa puntaong anniversary na kayo, yung presence ni Lord, yan lagi nasa harapan natin. Yan ang lagi nasa harapan natin. Pangalawa, yung kanyang salita, yung banal na kasulatan. Dumami man ang anniversary natin, yung Word of God, nasa sentro pa rin ng simbahan natin. Yan, dyan tayo nakahook. Hindi lang sa presence, yan nakahook talaga tayo doon sa kanyang salita. Sa Word of God. Okay? Pangatlo, yung ating missions. Yung train, dadalhin kayo doon sa ating destination o mission natin. May mission po tayo, may direction po tayo.
kung saan tayo dali ni Lord, one day, baka yung iba sa inyo, magiging pastor, yung iba sa inyo, magiging misyonero, di ba? But everybody has a mandate of the Great Commissions, di ba? Witness tayo kasi may mission tayo. I want you to hear this. I want you to hear this. Fifth year or sixth year anniversary na kayo, palagay nyo titigil tayo sa pagmamahal sa Diyos? Tingin ko hindi naman yun. Palagay mo titigil tayo sa pag-aaral ng salita niya? Lalong hindi. Palagay mo titigil ang evangelism? Titigil ang mission? Tingin ko hindi. Alam niyo kung bakit? Lahat mababago, yan po hindi mababago. Ganyan po yan. So it's a matter how you hook your life to worship, to the Word of God, and to God's mission, yung ating soul winning and making disciples. Dapat nakahook kayo lahat dyan. Ha? Yung iba kasi ngayon, ang nangyari sa maraming churches, nagkantahan na lang sila eh. Oh, ginalingan na lang nila yung kantahan, yung sayawan. Pero hindi nilang ginagalingan yung mission. Okay? Pag sumakay ka sa Diyos sa train niya, nag-consecrate ka, magtataka ka, there is a new beginning prepares for the great harvest sa inyo. Maniwala kayo. Yung new beginning nyo after 5 years or 6 years, a new beginning prepares you for the great harvest. Yan po matutuhanan niya. Kaya sinasabi niyo, the best is yet to come. Well, kung gusto niyo ng best is yet to come, kailangan niyo ng new beginning. Gawin yung sariwa, yung pag-hook niyo sa Panginoon. Yung, dapat sa oras na ito, isa, yung ano natin, consecration, fresh na fresh. Sariwang-sariwa, naisip mo, Lord, itong taon, yung bago naming year, anniversary po, Lord, yung ngayon, itataas ko po yung antas ng aking pagsamba sa iyo, Lord. Yung presence mo, tataasan ko, Lord. Ini-next level ko to, Lord. Tapos, Lord, yung iyong salita mo, lalo kong mamahalin niya, Lord. Lalo kong ipamumuhay yan. Ha? At higit sa lahat, Lord, yung vision na binigay mo sa amin, Panginoon. Ha? Para sa akin, Lord, sa araw na ito, new beginning prepares me for the great harvest union. May connection, no? May connect kasi gusto nila ibaguhin ang mundo. Hindi tayo pwedeng walang harvest, mga kapatid. Tama? Tama? At umasa kayo kapag nag-hook kayo sa Panginoon, nakapalo kayo sa Ark of the Covenant, ha? It will enable you to receive supernatural faith. Suddenly, magbabago yung outlook natin. Lahat ng mga impossible, hindi ka na natatakot. Why? Kasi yung faith mo, supernatural, na-receive mo, bunga ng consecration mo. Kasi nag-hook ka, nag-consecrate ka, yung expectation mo sa Lord na mag-i-intervene ng supernatural, nandyan mga kapatid. Nandyan. I-hook ka niyan. Hallelujah. Ha? Kaya, ang the best is yet to come requires supernatural faith. So pagdating nila sa promised land, ang inaasahan lang nila doon yung supernatural power ni Lord. Pero bago ma-unleash ang supernatural power, katapat niyan, supernatural faith. Ibig sabihin, yung paniniwala natin sa Diyos, habang sumakay tayo doon sa train, sumusunod tayo, tumataas yung ating pananampalataya. Nag-grow ang ating pananampalataya. Until masabi mo, wow! Sabi siya, ba't nangyari kayo sa buhay mo, pare, supernatural to, hindi sa akin to. Ha, paano nangyari? Supernatural nga to eh. Paano kayo nakatawid sa Jordan? Supernatural. Paano nyo natumba ang Jericho? Supernatural. Paano nyo natapalaya sa mga Amalekites? Supernatural. Because that is supernatural faith. So, ibig ko sabihin, nagpe-prepare tayo sa greater things, pero dapat meron tayong supernatural faith. After this anniversary, mag-prepare kayo for the great harvest. I promise you, you will have a great harvest. Okay? Pero you must enable yourself to receive supernatural faith. Huwag ko tayong pupunta sa next year natin na hindi natin dala yung supernatural faith. Ang dami yung kasi natin haharaping kalaban na una, mas malakas sa atin, mas madami sa atin, mas matalino sa atin. Ang tutumba lang doon yung supernatural faith natin kay Lord.
Ha? Alam niyo, yung journey natin, hindi naman yan libre. Daming kalaban yan eh. Pero hindi ako natatakot doon sa mga labanan na yan. Bakit? Binigyan ako ni Lord, in-enable niya ako by as I receive supernatural faith. Okay? Supernatural faith. Pangatlo, nakita ako dito, itong the best is yet to come, isa sa pinakamagandang blessing ninyo lahat, mga kapatid. Nung kasi yung pastor nyo tsaka yung asawa niya, naniniwala sa vision eh. Alam nyo, si June tsaka si Carla, I respect them, I honor them. Alam mo bakit? Kasi John Santipolo, isa po yan sa pinakamagaling mag-carry ng vision. Vision carrier yung mag-asawa na to eh. No? Hindi naman ako basta-basta nakikipag-work kung kani-kanino lang eh. Hindi ako basta-basta nakikipag-work kung kani-kanino lang. Nakikipag-work ako doon sa condition ko lang. And I honestly tell you, I'd like to say, Carla and John, I'm so proud of you. Because for me, this year, God will increase the level because you're a vision carrier. Eh. No? Hindi lang kayo carrier ng supernatural faith. Hindi lang kayo nagpe-prepare sa great harvest. Pero you yourself, vision carrier kayo. So, ibig sabihin, ngayong bagong taon natin, katatapos ng ating anniversary, nagpe-prepare tayo for more great harvest and we equip ourselves with supernatural faith because we carry itong tinatawag po nating vision. We are about to transform our nations. Sabi ko nga nung last mentoring natin, mag-mentor kayo ng mga tao because we have to preserve and to protect the next generation. Every pastor should carry the same vision and passion. Sabi ko nga, yung bishop ninyo, andito ako para mag-prepare ng ano, ng next generation. That's why, June and Carla, I want you to hear this, no? I know God allows me to be connected to you. But ang pakiusap ko lang, dahil naniniwala po kayo sa vision, let's work together to prepare the next generation. Diyan po, kaya lang tayo nagsasama dahil dyan. Ha? Mahal natin ang bansa natin. Vision carrier ako eh. At si June at Carla, vision carrier din niya. June and Carla, ang goal natin, mag-raise up tayo ng leaders for the next generation. At ang i-raise up nating leaders is 10 times better than us. Yan po yung vision natin. Career ba ang church niyo ng vision ng ganyan? So this is not about us lang. Hindi lang, si Joshua is not just about his generation. Nakita ni Joshua paano kinatay yung 20 years old above. So Joshua is preparing the 1 to 20 year old generation. Next generation nila yan eh. I-equip ni Joshua yan. So 20 years old, papatawid na sila. Sabi po ng Bible, sinabihan niya si Joshua. Sinabihan niya yung mga tao, consecrate yourself ha. Ito na yung try natin, yung ano, yung Ark of the Covenant. Kabit kayo dyan, nakabit kayo dyan. Ganyan ang iba mumuhin ninyo. At ang vision natin is to possess the land. Because as we possess the land, we become the representative of the kingdom of God. Until the whole earth is covered by the glory of God. Ang goal naman nila, kapatid, hindi naman yung promise lang lang eh. Buong mundo may influence ng heaven. May enculturize ng heaven. Ha? Makuha nila yung values at law ng kingdom of heaven. Yung po ang goal, eh, hindi lang naman para magkaroon ng possession of the land. Eh. Ma-change po ang world. That's the goal, mga kapatid. Okay? I hope maunawaan nyo po that we are preparing for a great harvest, worldwide evangelistic effort. And we need to carry supernatural faith to do that. Like Joshua, supernatural faith yun eh. But they need to carry that vision. Ha? And I want you to hear this very carefully. Itong new year natin, let's get ready to move in partnership with the Holy Spirit. Suggestion ko po sa inyo yan. Dapat mas aware kayo that we are moving in partnership with the Holy Spirit. Andiyan ako nung ano, mga siguro mga year ago, kausap ko si Kuya Rick Alay ninyo. Sabi sa akin ni Pastor Rick Alay, Bishop, ang daming tao natin ang mentoring natin. Sabi ko sa kanya, bro, huwag ka magtataka. Sabi niya, bakit?
may endorsement ng Holy Spirit siya. Alam niyo ba na bago ako pumunta rito, sabi ko sa kanya, nauna na rito ang Holy Spirit. Why? Kasi I'm ready to move in partnership with the Holy Spirit. And if I am always ready to move in partnership with the Holy Spirit, ganyan ang nangyayari, endorsement of the Holy Spirit. Wala na pong gaganda kapag ang ministry natin, ang family natin, ang trabaho natin ay endorsed ng Holy Spirit. Ini-endorse siya ng Holy Spirit kasi alam niya, kapartner ka niya sa vision at mission. Huwag mo namang isipin, endorse ka ng Holy Spirit, may sarili kang mundo. Sa ibang train ka nakasakay. Sa tingin mo, i-endorse ka ng Holy Spirit? Ha? So, ibig sabihin, itong new beginning natin, we have to learn new way of moving with the Holy Spirit. Yan. Sana po itong new year ninyo, yung bagong year ninyo na binubuksan ng Diyos, increase ninyo yung level ng partnership sa Holy Spirit. Huwag na huwag po kayong gagawa na hindi kayo aware without the partnership. So, ang nangyari sa experience, tuwing pupunta ko kahit saan, alam ko, hindi ako may gawa nun eh. I just move in partnership with the Holy Spirit. Naisip niyo na po ba yung salitang partnership with the Holy Spirit? Ang ibig sabihin niyan po, kapartner natin siya. Huwag natin isipin magaling tayo. Huwag natin isipin kaya natin mag-isa to. No. You have to learn how to partner with the Holy Spirit. Kaya po lahat po sa inyo, pwede ba ako mag-suggest sa inyo mga kapatid? Ha? Ngayon taon na po ito, una, pray more. Manalangin po kayo lalo. Okay? Pangalawa po, after you pray, you invest on your personal development. Yan po yung pangalawa. You need to develop. If you want the best, is to come to your life. Dapat kamatch po yan ang inyong personal development. Hindi lang po kayo nagpe-pray. Dapat yung mga buhay po ninyo, ini-develop ninyo. Kasi, panibagong year na naman to mga kapatid. Ha? Yung inyong mga spiritual gifts na binigay sa inyo ng Panginoon, may alagahan niyo pong mabuti na magamit mo yan. Ha? Tapos po, pangatlo, dapat maging intentional kayo. Sadyain niyo. Hindi po mangyayari ang evangelism, hindi po mangyayari ang discipleship kung wala po kayong intentional. You need to be more intentional at this. Kung baga sa ano, nag-evangelize kayo ngayong year na ito, nag-anniversary tayo, Lord, after ng day ng anniversary, Lord, I will increase my intentionality to evangelize and to disciple our people. Ha? Pag sinabi ko pong personal development, you need to care for yourself spiritually. Yan pong ibig sabihin niya. No? If you want to develop yourself, I would suggest read books. Talaga po, mag-read books. Kasi yung mga challenge po ninyo, matatakuan niyo po sarili, hindi niyo kayo marunong. Hindi tayo marunong. Kailangan po natin ng mga maraming acquired ability. So please care yourself spiritually. Ha? Yan ang nakita ko, reading books. Sa mga pampadevelop ko, reading books. Tapos, number two, association. Yung mga tamang kasama. Ha? Pag ang katabi mo, batibot lang ang alaki. Iwanan mo na yung masamaan. Mga batibot, yung mga batibot. Ha? Mga batang Sesame Street, mga ganyan, mga pambata lang. Yung pinag-usapan. Ha? Yung mga batibot, puro patakuan lang. Di ba? Ganyan. Di ba? Huwag kayong sasama dyan. Isa, may mga tropang bubble gum lang, di ba? Mga tropang bubble gum. Yung mga palabariw na bastos pa. Yung mga ganyan. Mga bubble gum team yan, di ba? Yung sinasamahan yan. Nagahanap ako ng mga right associates. Yung bang pag sinamahan ko, marami akong matututunan. Nagkakaroon ng mga informal mentoring na tututo ako. Yun ang gusto ko. No? Kaya ako po, nag-create din po ng atmosphere. Pagkasama ko yung mga pastor, I let them experience what I have. No? Kinakailangan po yung spiritual association tsaka books, malakas makatulong. Of course, yung mga seminary, yung mga mentoring, hindi ko pinapalagpas yan. Eh. Yan ang malakas makapag, yun sinasabi kong personal development. No? Ha? Ito pa, pang-apat dapat, get ready for hard work. Get ready for hard work. Kasi to build something, if you want, you are building your network, you are building your family, kailangan mo ng hard work. No? Ang kakampi natin yung new year nito, yung bagong anniversary natin, hindi lang po prayer, hindi lang po personal development. But kailangan din natin dito po, mga kapatid, yung hard work. Kailangan natin ng magtrabaho mabuti, mag-hard work tayo. Okay? Yan po yan. Tapos, yung panglima nakita ko, ditong year,
preserve and progress your family. Protect mo sila, pero i-progress mo sila. Kailangan yan, yung family. Huwag yung iwanan yung family nyo itong next anniversary, itong anniversary natin ngayon. I-enhance po natin yung development din ng family natin. Pag sinabi ko development ng family, hindi lang puro spiritual. But syempre, kailangan din. Pati yung financial aspect ng family nyo, mag-develop, mag-increase. Ang tawag dyan, prioritize your family. Pag sinabi natin pinaprayo, sinisecure natin yung spiritual growth ng ating asawa, ng ating anak, ng ating buong pamilya. Pero pangalawa, dapat isecure nyo rin yung financial stability ninyo. Ha? Huwag kayong mag-alala, sabi ko nga, supernatural, tutulungan kayo ng Panginoon. Ha? Makakasalubong kayo ng, oh, paano ko makakapag-produce ng 100,000 a month? Oops, supernatural faith, kailangan mo doon. Kaya nga sabi ko, kailangan yung supernatural faith. Eh. Diba? Ulitin ko, huwag yung aalisin yung mga love people natin. Ha? Never be in love with the crowd. I never get in love with the crowd. I love people, not crowds. Ibig sabihin po, mali natin yung person. Huwag lang yung maraming tao. Kasi may mga Christian, worship din, maraming mga manunood. Maraming tayong views. Parang ganyan lang, no? Sa akin, hindi mahalaga sa akin yung views. Ang mahalaga sa akin yung viewers, di ba? Hindi po yung views, viewers ang mahalaga. Diba? So, ini-encourage ko po kayo lahat to love people continually. Ha? Dapat po yan. Now, another thing, another point is this. Mas dapat, the best is yet to come, but you must be ready to be more open to change. Yan po yan. Be more open to change. Ito po yung isa sa mga pinakamahalaga. Kasi po nakita ko po maraming mga Christian, hindi nila makuha yung best is yet to come. Kasi yung best na yung bro, babaguhin ganun. Diba? Eh, you are not open for change. Ano ka na, diba? Ha? Ano na yan? Diba? So, last but not the least, ito pinakauna, no? Stay focused on the vision. Stay focused. This anniversary will remind us that we need to stay focused sa vision po natin. Anong vision natin? To win souls and make disciples. Anong vision natin? Gusto natin matransform ang bayan natin. Diba? Yun ang vision po natin. Tama. Tapos binigyan tayo ng strategy. Focus tayo. Win, consolidate, disciples. Focus lang tayo doon. So before I close, mga kapatid, I believe na merong napakagandang the best is yet to come sa pamilya nyo. Yun ang puntahan natin. Okay? Tapos huwag niyo pong kakalimutan, magbinigyan po tayo ng the best is yet to come, consecrate mo sarili mo. Pinakita ko sa yung symbol, parang train po yun. Yung Ark of the Covenant, yun ang harapan. Ha? Itong year na to, after this anniversary, kung matitiyak nyo po na ang Ark of the Covenant nasa harapan natin at nakahook tayo dun, we follow our leaders, okay? We obey them, and whatever direction that the Holy Spirit is giving us, let's go there. And I promise you, it's going to the promised land. Amen? So pagpalain po ng Panginoon, nanalangin po ako kung meron po kayong mga ngayon na yun dyan, hindi pa po consecrated, I challenge you, mag-consecrate tayo. Okay? Kung kayo po'y naliligaw, na off track na kayo, wala na kayo sariles, just get back. No, it is your chance. Anniversary naman ngayon eh. It's time to go back home. It's time to go back to our direction. And then, mananalangin tayo ng consecration. Okay? Surrender nyo po. Yung mga sarili nyong biyahe, sarili nyong train, sarili nyong mundo, eh, ipakilo nyo niyan, benta nyo niyan. Punta ka sa tamang train ng buhay mo. Walang ibang ating Panginoon. Okay? Let's pray. Lord, salamat for your word, Lord. But today, Lord, yet together we see the vision of the promised land, Lord. The best is yet to come. Indeed, Lord, I believe that your word, the best is yet to come, is happening, Lord. But prepare me, Lord. Prepare us to consecrate ourselves, Lord. We surrender, we submit, and we bow down before you, Lord. Holy Spirit and your presence will be my guiding protection, Lord. Today I submit my will, my emotions, and everything in me, Lord. Starting today, I consecrate myself. I hook myself to your presence, to your word, and to your supernatural power, Lord. I thank you because you give us the assurance that you will provide everything for us as we move into this journey, Lord. Panginoon, salamat po na sa araw na ito, mas maganda pagkatapos ng anniversary, Lord, naniniwala kami the best is yet to come. I pray for Pastor June and Pastora Carla, Lord. I pray that you bless them, empower them, Lord,
And most of all, guide them as they lead your people. I pray that they will constantly have the sense of direction toward the promised destiny that you have for them. Bless the whole family, Lord. Bless our primary 12 and our cell leaders. And today, Lord, maraming salamat sa iyong word. We consecrate ourselves and we believe for tomorrow, Lord, you will do amazing things. Salamat, Ama, at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang ganda ng binanggit ni Bishop Donyo about hooking yourself. If you want to see the best, which is God's promise, maybe you're asking yourself, or maybe you're saying na, hindi para sa akin yun eh. Maybe para doon sa mga mababait na tao. Maybe para doon sa mga nag-church. Or maybe para doon sa mga taga-BTC. You know what? The same promise of God that God gave doon sa mga chosen people niya, which is the Israelites, it's the same promise that is not just available for us, but also for you. Maybe you're watching here for the first time. You're welcome here. You're always welcome here. And we are saying that the best is not just for us, it's also for you. It's also for you. The same promise that God has for us, it is also available to you through Jesus Christ. Sabi sa may John chapter 15, verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. See, yung abide, yun yung sinasabi ni Bishop kanina. Hooking yourself to God, to Jesus. That means you're consecrating yourself. You consecrate yourself today. You hook yourself today to Jesus Christ. You abide to Jesus Christ today. And He will do amazing things in your life. That is the best that will come. The hope for the future. Amen? And if you abide in Jesus and disconnect, because kapag nag-abide ka into something, you must disconnect mula doon sa what you're abiding to now. Right? You cannot abide to one thing and abide to another thing. Hindi ka pwede mag-abide sa dalawang trend that is pulling you apart. Actually, that's what's happening in our lives. Because we try to abide doon sa world. We try to abide doon sa what we love, what we want, what we desire. And we also try to abide in Jesus Christ. And that's why our lives is like pulling apart. Nasisira yung buhay natin. And God is saying, just abide in me. Abide in me and you will see the more. You will see the promised land. You will see the hope for the future. That is what God wants for your life. And if you want to abide in Jesus Christ, you need to discontinue or disconnect from what it is that is trying to pull you apart from Jesus. And what is that? And that is sin. God wants us to abide in Him, but God wants us to let go of our sinful life. But here's the good news. Sabi doon sa may 1 Corinthians chapter 15 verse 3. For what I received, I passed on to you. This is the good news. That Christ died for our sins according to the scriptures. Jesus died for our sins. So that we will no longer hold on. Or maybe yung sin will have no longer hold on to us. And we will have this freedom to choose God to abide in Jesus Christ. And that is what we are offering this morning to you, this afternoon to you. Now, it's not religion, it's not church membership, but it's about relationship with Jesus Christ, abiding in Jesus Christ. And if that is you, if that is you, you're saying, I want that promise as well. I want to abide in Jesus, but my other life is trying to pull me apart. You know, sabi sa John 3:16, that if you just believe in Jesus as He died for you, and you will not perish. You will not be pulled apart by this sin. What do you need to do? Just believe in Jesus. Just believe in Jesus. Put in your trust in Jesus. So this morning, if you're here, you're watching, you want that hope, you want that best to come in your life, you want to have that life with Jesus, abiding, hooking yourself with Jesus, just believe right now. Anong kailangan kong gawin, Pastor? Just believe. Just believe. And you know, yung belief na yun, it's coming from your heart. It's coming from deep within you. And I want you to do this at the count of three. You know, if you want to believe really, you want to trust in God, you want to put your hope in God, let that feeling just come out of you. Let that feeling just turn into action right now. I'm going to count 1, 2, 3. Wherever you are, I don't know where you are. Maybe you're at your home right now. Maybe sa kapitbahay mo, you're watching this.
Somebody invited you. At the count of three, I want you to raise up your hands and make what you're feeling more real. Amen? At the count of three, wherever you are. You know, huwag mong pansinin yung katabi mo. Huwag mong pansinin yung nasa harapan mo. And actually, if you're sitting next to somebody that you feel like they want to raise up their hands, pwede bang akbayan mo siya right now and just give them comfort. It's okay. Just lay down your life to Jesus. Just raise up your hands and just believe. One, Jesus loves you. And two, it's not an accident that you're watching this. And three, just raise up your hands right now. Wherever you are, come on, just raise up your hands. Just raise up your hands and just say in your heart, that is me, Pastor. That is me, Jesus. I want to believe in you. And I want to pray for you. I want you to pray this prayer with me. What is this prayer? Simple prayer. Just saying, Lord, I want to trust in you. Lord, I'm letting go of my sins and I'm believing that you died for my sins. That from this day on, live in my life. You are my Lord and you are my Savior. Are you ready, church? Are you ready? Man, if you're sitting next to somebody who raised up their hands, could you please pray along with us? Come on, let's pray. Follow after me. Lord, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Inaamin ko po na kailangan kita sa buhay ko. At niniwala ako na namatay ka para sa kasalanan ko, para sa akin. Mula ngayon, mabuhay ka sa puso ko at mabuhay ka sa buhay ko. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.